mga kaklase niya ay na-reincarnate bilang mga tao. Dagdag pa ni Dina, ang mga kasabayan niyang ma-reincarnate ay mga baby pa lang, habang si Wakoba ay nakailang evolve na kaya may malaki siyang advantage sa mga ito. Nalaman pa ng bida na kaklase din pala niya si Dee, at dahil pala sa presensya niya sa room nila kaya nakarating ang kapangyarihan ng Demon Lord at Hero sa loob ng classroom kaya sumabog sila. Samantala sa kasalukuyan ay naglalakbay na ang grupo nila Lane papunta sa lugar ng mga elf. Nagpunta sila sa labyrinth guide na si Goyef, pero nalaman nila dito na may mga bantay na daw sa mga entrance patungo sa loob ng labyrinth at tumanggi pa siyang tulungan ng mga bida dahil malalagay daw sa panganib ang pamilya niya. Pero mamaya ay dumating naman ang tatay nitong si Basgat na handang tulungan ng mga bida na makadaan sa Elrow Labyrinth. Umalis si Okachan at isinama pa nito si Katya sa di malamang dahilan, at nang pagbalik nila ay may kasama na silang isang babaeng may pakpak na si Faye pala na nag-transform bilang isang tao, at napansin naman ni Lane na kamukhang kamukha nito ang itsura ni Faye bago pa sila ma-reincarnate kaya naalala ni Lane ang buhay nila noon. Si Okachan lang ang nakakaalam kung nasaan ang iba pang mga na-reincarnate pero ayaw nitong ipaalam sa mga kasama. Naghanda na ng mga swimsuit ang mga bida dahil sa dagat sila dadaan kaya gusto na lang sana silang isakay ni Faye sa dragon form niya, pero sinabi ni Basgat na masyado daw mapanganib dahil sa mga water dragon. Dagdag pa ng matanda na kakailanganin daw nilang sumisid para makapunta sa lihim na lagusan patungo sa Elrow Labyrinth kaya natakot si Faye na isang earth dragon dahil hindi siya marunong lumangoy. Nagsitalo na ang mga kasama, habang nagpaiwan naman si Lane para alalayan si Faye sa paglangoy, pagdive nila sa tubig ay may nakita kaagad silang water dragon kaya kinuha ni Katya si Faye, para makalaban si Lane sa halimaw. Nagtago si Lane sa isang bato pero nawasak ito ng water dragon dahilan para manghina ang bida kaya sinundan siya ni Faye para iligtas ang kaibigan mula sa water dragon, pagkatapos ay ligtas na silang nakarating sa daan patungo sa lihim na lagusan. Samantala si Wakoba naman ay nag-enjoy sa beach kasama ng mga pulaka at mga unggoy, sa kanaming wit habang nag-iisip ng mga susunod niyang mga gagawin. Biglang gumalaw ang paming wit ni Wakoba, dahil nakahuli pala siya ng water dragon. Dahil sa marami ng nakalaban na dragon ang bida ay saglit lang nitong natalo ang water dragon na agad na namatay sa isang tira lang. Pagkatapos ay naalala na ni Wakoba ang mga kailangan niyang gawin kaya nag-teleport siya sa puppet at ipinagpatuloy ang laban nila. Sinaputan niya ang puppet pero agad itong nakawala, kaya naman gamit ang magic ay nilunod niya ang puppet. Pagkatapos ay naming wit ulit ang bida nang biglang makabalik na ang isa sa parallel minds niya na si Magic Brain 1, na nagbabala na may paparating daw na malakas na halimaw na mas malakas pa sa mama spider nila kaya kailangan niya ng tumakas. Ilang sandali ay nakita ng bida na may dumating na isang nilalang at pagsilip sa stats nito ay nakita niyang ito ang Demon Lord kaya hindi niya alam ang gagawin, saka sa isang iglap ay nagkapira-piraso ang katawan ni Wakoba. Samantala sa kasalukuyan ay naghahanda ang puwersa ng Demon Lord sa pananakop nito sa mga tao, nang mag-alala si Balto dahil dadaan daw sa teritoryo ng Queen Teritech ang puwersa nila, pero ayon sa Demon Lord na si Ariel ay mga kamag-anak niya ang lahat ng mga gagamba kaya susunod ang mga ito sa kahit na anong ipag-utos niya. Pero naalala niya ang isang hindi masyadong masunurin na si Shira Ori, na dating may pangalan na Wakoba, na siyang sinusubaybayan natin ang buhay noong isa pa lang siyang munting gagamba. Nasa loob na ng kuweba ang grupo ng Hero, at pagkatapos nilang paslangin ang mga lobo ay nais na munang magpahinga ni Basgat kahit na game pa ang mga kasama. Ipinaliwanag ng matanda na sa dahil walang liwanag na pumapasok sa loob ng kuweba ay maaari silang magkaroon ng labyrinth sickness, dagdag pa ng kakulangan sa oxygen dahil kulob ang kuweba kaya kailangan nila ng sapat na pahinga. Pagkatapos ay nanaginip ang Hero ng isang babaeng may asul na buhok, at nang magising siya ay sinabi ni Basgat na masamang pangitain daw ang panaginip ng Hero dahil may mataas na tsansa daw na magpakita sa kanila ang nightmare na isang legendary monster. Ayon pa kay Basgat na ang nightmare daw ay kasing lakas ng Queen Teritex o Mama Spider na hindi kayang labanan ng mga tao, kaya naman kapag nakita daw nila ito o ang mga alagad nito ay dapat na iwasan nila kaagad dahil hindi naman daw sila aggressive. Dagdag pa ni Basgat na may nabalitaan daw na may niligtas na nakakaruwahe sa labas ng kuweba ang nightmare mula sa mga tulisan, kaya naman walang ideya ang mga tao kung ano ba talaga ang nais gawin ng nasabing legendary monster. Pero ang masisiguro lang ni Basgat ay hindi kayang talunin ng tao ang nightmare. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay nang papiliin sila ni Basgat kung saan nila nais dumaan. At dahil sa suggestion ni Anna na dati nang nakapasok sa kuweba ay napagpasyahan ng grupo na piliin ang pinakamabilis na daan pero mapanganib. Habang naglalakad ay naghinala si Basgat dahil wala silang nakikitang mga monster, kaya naalala niya nung nakita niya ang nightmare sa lugar. Naramdaman ni Hyrens na may panganib kaya agad niyang nasalag ang pag-atake ng Earth Dragon. Nakita ni Lane na mataas ang speed ng dragon, kaya pinagtulungan ng grupo ang nasabing dragon pero matigas ang balat nito.
Ginamitan ng magic nila Kacha at Oka ang Earth Dragon, pero dahil sa meron itong Imperial Scales ay hindi masyadong effective ang magic. Sinubukan din ni Ana na gamitin ang lightning magic niya na wala palang epekto sa Earth Dragon. Dahil sa walang gumagana sa mga atake ng mga tao ay sinuntok ni Faye ang kapwa niya Earth Dragon, saka gumamit pa si Faye ng Steel Body Skill kaya naman hindi makatagos ang atake ng kalaban sa kanya. Habang busy kay Faye ang kalaban ay binanata naman ito nila Kacha at Oka, saka matapang na hinarap ng hero ang huling atake nito gamit ang Holy Light Beam na siyang tumapos sa kalaban, kaya nag-level 29 na ang hero saka nagkaroon silang lahat ng title na Dragon Slayer at saka mga bagong skill. Pagkatapos ay nakita nila na napapaligiran pala sila ng napakaraming mga alagad ng Nightmare, at sa kabila ng pagpapaalala ni Basgat na iwasan ng mga ito ay kinausap pa rin sila ng hero. Sinabi ng mga alagad na may nalalaman daw sila tungkol sa reincarnation dahil ang master nila ay isang reincarnation din, saka nagbabala pa ang mga ito na magsisimula na daw ang wakas sa lalong madaling panahon. At dahil dito ay nagalit si Basgat dahil sa nilagay ni Lane sa panganib ang buong grupo nila. Habang nagpapahinga ay nanaginip na naman ang hero, saka nakita pa nila ang butas na ginawa ng Queen Teritech noong unang panahon noong pinuntahan nito si Wakaba. Ginamit ni Faye ang dragon form niya para makalusot sila sa nasabing butas dahil napakarami ring mga bubuyog sa lugar, pero tagumpay naman silang nakalabas ng kuweba. Samantala si Wakaba naman ay nanatili pa ring buhay dahil sa immortality skill niya habang palutang lutang sa dagat at dahil din sa auto recovery skill ay kusang nabubuo ng dahan-dahan ang katawan niya. May lumabas na isang patent pero sa agad itong napaslang ng bida gamit ang dark magic. Naisip ni Wakaba na kapag nalaman ng Demon Lord na hindi siya namatay ay siguradong tigok na talaga siya sa susunod, kaya kailangan niya ng mag-isip ng plano kung paano makakasurvive sa Demon Lord. Samantala ang Demon Lord naman ay nagpunta sa mental state ng Queen Teritech at nagtataka siya kung bakit nandito pa rin ang parallel minds ni Wakaba, kaya naghinala ito na baka nakaligtas si Wakaba sa atake na ginawa niya. Nagawa rin ang body brain ni Wakaba na makapasok sa mental state ng Demon Lord, kaya naman nangangamba ang Demon Lord kaya nais niya nang mahanap ang katawan ni Wakaba para tuluyang mapaslang ito. Pagkatapos ng ilang oras ay naka-recover na ng tuluyan ang katawan ni Wakaba. Umakyat siya sa itaas ng puno para tignan kung nasaan na siya nang makakita siya ng isang bayan. Nakita din ni Wakaba ang karwahe na iniligtas niya mula sa mga bandido na may nagtatangka pa rin sa buhay ng nakasakay dito na isang baby na vampira. Naniniwala ang nanay ng baby vampire na ang gagambang tumulong sa kanila ay ipinadala ng goddess, pero nagdududa pa rin dito ang dalawang lalaki. Ang baby vampire na ito ay si Sophia na isa ring reincarnation kagaya ni Wakaba, at nang tumanda na siya ay naging kampan siya ng Demon Lord. Samantala sa kasalukuyan ay nagpaalam na si Basgat sa grupo ng hero dahil tapos na ang trabaho niyang ihatid sila. Nagpatuloy na ulit sa paglalakbay ang grupo sa kay ni Faye, saka nabahala sila para kay Faye sa lugar na pupuntahan nila dahil sa baka mapagkamala nilang impostor ng goddess si Faye dahil sa mga pakpak nito. Bawal din nilang ipaalam sa mga tao na si Lane ay ang bagong hero dahil may koneksyon ng hero sa mga followers ng simbahan dahil kalaban ito ng mga sumasamba sa goddess. Samantala ipinakilala na ni Dustin sa mga tao ang impostor na si Hugo bilang bagong hero dahil mukhang may masamang binabalak din ang Pope. May sumugod na naman ang mga tulisan para tugisin ang batang vampira na si Sophia, pero tinulungan na naman ito ni Wakaba gamit ang clairvoyance at saka evil eye kaya nagawa niyang mapaslang ang mga kalaban kahit nasa malayong lugar. Dahil dito ay nalaman din ni Wakaba na ang mga nagnanais tugisin ang baby vampire ay mga elf pala. At dahil mataas ang XP na nakukuha ng gagamba sa mga elf at sa mga tao ay ninais niya na bantayan ang baby vampire para paslangin kung sino man ang magtatangka ng masama dito. Nalaman na din ni Potimas na may kinalaman ng gagambang monster kaya puro palpak ang mga pagtatangka nilang pagdukot sa baby vampire kaya naman siya na daw mismo ang magsasagawa ng misyon habang pinapabantayan naman niya ang kilos ng gagamba. Pero kailangan niyang mag-ingat para hindi makahalata ang kalaban niya na si Pope Dustin. Kinabukasan ay nang hunting ulit ng mga kalaban si Wakaba gamit ang combo na clairvoyance at evil eye. Nakarating kay Pope Dustin ang balita dahil mga tauhan niya pala ang napaslang ni Wakaba at inakala din niya na nagtatrabaho ang gagamba sa Demon Lord na bahala din si Dustin sa mga pandurukot na ginagawa ni Potimas dahil wala siyang ideya kung bakit ito ginagawa ng kalaban niya kaya nagplano siyang tugisin ang grupo nila Potimas. Nababahala naman ang tatay ni Sophia sa kabila ng pagliligtas na ginagawa sa anak niya ng gagamba dahil sa natatakot siya kay Wakaba dahil tinagurian itong Nightmare of the Labyrinth na nasa S rank ang threat level. Mamaya pa ay nabalitaan nila na may pinagaling si Wakaba na taong may sakit. Alam ni Wakaba na natatakot sa kanya ang pinuno ng lugar pero alam niya rin na akala ng asawa nito ay siya ang Divine Beast o ang spider na alalay ng goddess na sinasamba nila dahil sa niligtas ni Wakaba ang anak nitong vampire na si Sophia.
Pero alam ni Wakaba na ang tunay na ancient divine beast ay ang kasalukuyang demon lord na si Ariel na kasalukuyan din na gustong paslangin si Wakaba dahil sa pagsuway nito sa mga utos ng Queen Teretek. May lumapit na isang nanay na karga ang anak nito na nagmamakaawa sa bida, at nang tignan ay nakita niyang may liver cancer ang bata saka hindi na rin maganda ang kalusugan ng nanay nito. Naawa si Wakaba kaya pinagaling niya hindi lang ang bata kundi pati ang nanay nito, kaya binigyan siya ng bata ng matamis na mansanas bilang kabayaran. At mamaya pa pagising ni Wakaba ay napakahaba na ng pila ng mga taong nais magpagamot sa kanya. Ginawan din siya ng mga ito ng templo kung saan hinahangaan siya at binibigyan ng mga pagkain, at saka may mga banderitas pa na may mukha ni Wakaba na ipinakabit ng nanay ni Sofia. Ginawan din siya ng merch ng mga negosyante, saka iginuhit ng isang artist pero naalala ni Wakaba na isa nga pala siyang loner. Hindi siya naiintindihan ng mga tao kaya inisip ng mga ito na may mensahe na ipinapadala ang goddess sa kanila sa pamamagitan ni Wakaba na inaakala nilang ang divine beast. Sa kasalukuyan ay nagpunta sa isang teleportation circle ang grupo ng hero, dahil ayon kay Okachan ay nababalutan daw ng magic barrier ang elf village kaya ito lang daw ang tanging paraan para makapasok sa loob. Pagka-respo nila sa lugar ay agad silang tinutukan ng mga patalim pero ipinagtanggol sila ni Okachan na anak ng chief ng mga elf. Hindi pinahihintulutan na makapasok sa elf village ang mga tao kaya pinapabalik sila ng bantay nang biglang magpakita ang chief na si Potimas, pero nagtataka sila dahil nakita nila ang ulo nito na hawak ni Sofia. Nakapasok na sila sa elf village sa tulong ng chief nang sabihin ng chief na alam daw nito na papunta ang hukbo nila Yugo sa elf village, saka dagdag pa ni Potimas na ipapakilala niya daw ang iba pang mga reincarnations kinalain kinabukasan. Pagdating nila sa silid ay nagtataka ang grupo kung paano nalaman ni Potimas na parating sila, at ayon naman kay Kocha ay dapat din silang mag-ingat kay Okachan dahil tatay nito si Potimas. Naglalakad ang grupo ng mga reincarnations para makipag-meet up sa mga kapwa nila reincarnations, at ayon kay Okachan ay isang araw silang maglalakbay dahil sa napakalawak ng elf village. At kahit na may barrier ang elf village ay nag-iisip pa rin ang grupo kung paano balak makapasok ng hukbo ng kalaban sa loob. Makarating na sila sa lugar ay nakita nila si Sachikudo na dating class rep nila. Nagpakilala ang bawat isa na magtaka si Sachikudo kung bakit naging babae si Oshima na ang pangalan ngayon ay Kocha. At kung bakit si Fei ay kamukha pa rin ang dating itsura niya bago sila ma-reincarnate. Nakita din nila sila ay at Kumi na dating mga kaibigan ni Fei, saka nagyaya na si Sachi na tumuloy sa loob ng bahay pero hindi invited si Oka na dating teacher nila kaya umuwi na lang ito, saka nagtaka sila Kocha at Ling kung bakit galit si Sachi sa dati nilang sensei. Pagpasok sa loob ay nakilala pa nila ang iba nilang mga classmate, saka nang bilangin ni Lane ay 13 ang lahat ng mga ito na sobra ng 2 sa sinabi sa kanila ni Oka-chan. Nang ikwento nila sa mga classmate ang tungkol sa paparating na hukbo nila Yugo para sugurin ang village ay nalaman nila na wala palang kaalam-alam ang mga ito sa mga pangyayari sa labas ng village. Nang itanong ni Lane kung paano sila natipon sa lugar na iyon ay sinabi ni Sachi na kanidnap daw talaga silang lahat ng mga elf at ang iba naman ay ibinenta ng kanilang mga magulang kay Potimas. Dahil dito ay nag-iisip sila Kocha at Lane kung maaari ba nilang pagkatiwalaan ang dating sensei nila. Samantala sa nakaraan ay nagpunta si Potimas sa bahay nila Sofia saka nagkunwari na ang pakay niya ay si Wakaba pero tinignan nitong maigi si Sofia na alam niya na isang reincarnation. Samantala naramdaman na ni Wakaba na papunta na naman sa kanya ang Demon Lord kaya kinakabahan na ang bida, saka nang i-check naman niya ang Queen Teretek o ang Mama Spider niya ay nakitang nanghihina na ito, salamat sa tulong ng Parallel Minds niya kaya nagsaya ang gagamba. Nagteleport si Wakaba papunta sa Queen Teretek para tapusin na ito. Kumpiyansa si Wakaba pero hindi niya namalaya na samabit siya sa sapot nito, kaya naputol ang mga paa niya. Alam ng Mama Spider na nakakagamit ng heal si Wakaba kaya hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon, at hindi niya rin magawang mag-teleport dahil walang sapat na oras. Nahulog ang bida kaya naputol ng Mama Spider ang katawan niya, saka hinihigop siya nito nang mag-flashback na ang buhay niya. Lumalaban pa ang bida nang biglang makabalik na sa kanya ang Parallel Minds na siyang nagbigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihan na nahigop ng mga ito sa astral body ng Mama Spider. Dahil dito ay nagawa ng bida na mag-cast ng magic ng napakabilis at napakalakas na siyang agad na puminsala sa Mama Spider saka nakapag-heal ang bida sa isang iglap at saka tuluyan niya na ito na tinapos. Pagkatapos ay ibinalita ng magic brain ni Wakaba na ang body brain daw ay hindi nila kasama dahil nakapunta daw ito sa astral body ng Demon Lord nung kumonek ang Demon Lord sa astral body ng Mama Spider. Mamaya pa ay naramdaman na naman ni Wakaba na papalapit na naman sa kanya ang nagmamadaling Demon Lord kaya nagteleport na naman ang bida. Ang tanging nadatna na lang ng Demon Lord ay ang bangkay ng Queen Teretek, kaya kinausap siya ng Earth Dragon tungkol kay Wakaba dahil nakita nito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng nasabing gagamba.
Dahil hindi maganda ang mood ng Demon Lord ay pinagbantaan nito ang Earth Dragon pero hindi ito nakinig kaya sa isang sigaw lang ng Demon Lord ay bagsak ang dragon. Nagpunta ang mensahero ng Kingdom of Oats para bisitahin ang halimaw na nangwasak sa isa sa mga base nila pero hindi siya makapaniwala dahil maliit lang si Wakaba. Naalala naman ni Wakaba ang ginawa niya at dahil daw ito sa siya ang unang inatake ng mga sundalo. Mayabang ang Balbasero kaya nainis ang mga bantay, saka sinabi pa nito na pagmamayari daw nila ang gagamba kaya naman malaya silang gawin kung ano man ang naisin dito, kaya nainis na rin si Wakaba sa Makong. Dahil dito ay dinuraan ni Wakaba ng buto ng pakwan ang mayayabang na mensahero saka kumuha ng mga prutas saka umalis habang nagbabanta naman ang Balbasero. Maraming nagpapadala ng liham sa tatay ni Sofia para makita si Wakaba o mas kilala bilang Nightmare of the Labyrinth pero ang ibang bisita ay halatang may masamang balak tulad nitong Balbaserong Makong ng Kingdom of Oats pero hindi nila maitaboy dahil sa natatakot sila sa digmaan. Dahil sa inis ay pinag-utos ni Balbasero sa tauhan na hulihin si Wakaba sa kahit na anong paraan. Patuloy na nababahala ang pinuno saka ang tauhan nito dahil baka magdulot ng digmaan ang pananatili ni Wakaba sa lugar nila. Alam ni Wakaba ang panganib na dala niya dahil sa pananatili sa lugar pero kapag umalis naman siya ay wala na daw magbabantay kay Sofia. Aalis lang daw si Wakaba sa lugar kapag nasundan na siya ng Demon Lord at nang alamin ng gagamba kung nasaan ang ito ay nakita niya na nakikipaglaban ng Demon Lord sa isang malakas na Earth Dragon. Mamaya pa ay nagpakita ulit ang lalaking nakita niya sa loob ng kuweba. Nagpakilala ang lalaki na si Gulid Estodis na isa daw admin na dahil sa haba ng pangalan ay tinawag na lang ni Wakaba na Gili. Humihingi ng pabor si Gili na itigil na daw ni Wakaba ang pag-atake nito sa Demon Lord na si Ariel. Nagtataka naman si Wakaba sa sinasabi ni Gili dahil siya nga ang inaatake ng Demon Lord nang maalala niya ang Body Brain. Napag-alaman na inaatake pa rin pala ng Body Brain ang utak ng Demon Lord, pero walang magagawa si Wakaba para patigilin ito dahil sa naputol ang komunikasyon niya sa Body Brain mula noong masawi ang Queen Teretek. Naintindihan naman ni Gili ang sitwasyon ng gagamba kaya nagsorry ito kay Wakaba pero sa isip-isip ni Wakaba ay maaari niyang mapaslang ang Demon Lord kung patuloy lang siyang tatakbo habang binabanata ng Body Brain ang utak ng Demon Lord. Hiniling din ni Gili kay Wakaba na layuan daw niya ang mga tao dahil sa maaari daw na magdulot ng digmaan ang pananatili ni Wakaba dito. Pero tumanggi na naman si Wakaba at sinabi na alam niya ang ginagawa niya at naghahanda din siya para pigilan ang pagkasira ng mundo na ginagalawa niya ngayon, kaya gagawin na lang daw ni Gili ang sa tingin niya ay nararapat at saka umalis. Matutulog na sana ang bida nang bigla siyang hagisan ng mga patalim, pero sa isang evil eye lang ay napaslang ang lahat ng mga pangahas na tao. Nakilala ni Wakaba na ang isa dito ay ang tauhan ni Balbasero, kaya nainis siya saka pinaslang ang kawawang Balbasero, pagkatapos ay natulog na ang bida. Nabahala na naman ang pinuno nang makita ang bangkay ni Balbasero dahil baka digmain sila ng Kingdom of Oats kapag nalaman na nasawi sa bayan nila ang mensahero nito. Dahil dito ay naisip ng pinuno na baka sinadya ng Kingdom of Oats na magpadala ng Makong para magkaroon sila ng dahilan para digmain ang bayan. Mamaya ay dumating ang isang tauhan nila na nagbalita na nagdeklara na nga ng digmaan ng Kingdom of Oats. At kaya pala malakas ang loob ng Kingdom of Oats ay dahil may kaalyansa pala sila na nagpadala din ng dagdag puwersa para sa digmaan. Nakita ni Wakaba na nagkaroon ng digmaan dahil sa pinatay niya si Balbasero, at nang tignan ng pinuno ay nakitang problemado na ito. Dahil dito ay napagpasyahan ni Wakaba na tumulong sa digmaan, saka na-excite na siya sa napakaraming mga XP na makukuha niya sa mga kalabang sundalo. Samantala sa kasalukuyan ay papalusob na rin ang hindi mabilang na puwersa ni Hugo laban sa mga elf. At naramdaman naman ni Lay na paparating na ang hukbo ng kalaban. Samantala si Oka naman ay bigo sa pagprotekta sa mga estudyante niya, dahil malalagay pa rin ang mga ito sa panganib, sa flashback ng buhay ni Oka, ay na-reincarnate siya bilang anak ng chief ng mga elf. Isa siyang teacher sa nakaraang buhay, at ang pangarap niya ay ang makapag-bonding sila ng mga students niya kaya nagbasa din ng mga manga, at naglaro ng video game si Oka. At maging ang pananalita ay inibe niya para maging close niya ang mga estudyante. Nakakuha ng skill na student roster si Oka kahit isa pa lamang siyang sanggol, kaya nagkaroon siya ng listahan ng pangalan ng lahat ng estudyanteng na reincarnate din, at saka nakalagay din dito kung kailan sila mamamatay. At dahil dito ay nalaman niyang mamamatay ang karamihan sa mga estudyante sa loob ng 20 years. Isang gabi ay natutunan ni Oka ang telepathy kahit na isa pa lamang siyang sanggol, at dahil sa gustong protektahan ng mga estudyante ay sinabi niya ang lahat ng nalalaman sa tatay niya na chief ng mga elf na si Potimas. At ito rin ang dahilan kung bakit dinukot ng mga elf ang mga estudyante at ikinulong sa elf village para mapigilan ang pagkasawi nila. Pero may dalawang restrictions ang kapangyarihan ni Oka.
dahil hindi niya makikita ang mga impormasyon tungkol sa sarili, at ang pangalawa naman ay hindi niya maaaring sabihin ang mga impormasyon na nalalaman niya sa sinumang reincarnated na estudyante. At dahil dito ay nagalit ang mga estudyante niya dahil pinilit niyang manirahan ang mga ito sa loob ng Elf Village. Sa kasalukuyan ay nakasakay sila Sophia kasama ang master niya na si Wakaba, at saka ang Demon Lord sa karwahe habang nag-uusap para sa mga plano nila habang sila Yugo naman ay pinagpapaslang ang mga bantay na Elf. Nagpunta sila Lane sa barrier na pumoprotekta sa Elf Village para magbantay, nang subukan ni Kunihiko na isa ring reincarnation kung gaano katibay ang barrier, na hindi man lang nagalusan ng malakas na atake ng binata. Sinabi ni Katya na marahil ay teleportation circle din ang gamitin ng mga kalaban para makapasok sa loob, kaya iminungkahi ni Katya sa mga elf na isara muna nila ang lagusan. Pero ayaw ng mga elf dahil hindi daw sila natatakot sa mga tao. Habang naglalakad papauwi ay biglang lumabas si Oka at nagsalita tungkol sa kakaibang lakas ng mga reincarnation, na ikinagulat naman nila Anna at Hirens. Nang tanungin ni Hirens kung paano napunta ang mga reincarnation sa mundo nila ay ikinwento ni Oka ang isang alamat ng mga gods sa Puma patungkol sa mga reincarnation na pinaslang daw ng mga gods para nakawin ang kapangyarihan ng mga ito. At dahil itinuturing ng mga elf na kaaway ang mga gods o mga admin ay nais nila na protektahan ang mga reincarnation para hindi madagdagan ang kapangyarihan ng mga gods. Dagdag pa ni Oka na may kinalaman din ng mga gods sa ginagawa ni Yugo na pananakop. At ang proeba daw dito ay dahil kakampi ni Yugo si Sophia na siyang kumampi sa mga administrators. Dahil dito ay nagplano ang mga adventurers na bantayan ang mga teleportation circle na siyang tanging daanan ng mga kalaban papunta sa Elf Village. Pero kung may isang elf daw na ma-brainwashed si Yugo ay siguradong wala na silang magagawa. Naghahanda ang grupo sa labas nang sabihin ng isang elf na imposible daw na makapasok ang mga kalaban sa loob pero sigurado si Hirens na may gagawing kababalaghan sila Yugo. Narinig nilang may kinakalaban ang bantay na elf sa teleportation circle nang makita ang isang lalaki na kilala ang grupo nila Lane. Nalaman nilang ito ay si Kusama na dati nilang classmate sa Earth na mukhang kalaban dahil sa mga nalalaman nito na inamin naman ng ninja kaya inatake siya ng mga elf. Inatake din siya ni Lane at ng iba pang mga adventurers pero mabilis kumilos si Kusama. Naghagis ng pampasabog si Kusama na balak sanang siluhin ni Lane pero pinigilan siya ni Hirens dahil delikado, saka sumabog ang lugar kung nasaan ang teleportation circle. Napansin nila na naglalaho ang barrier ng Elf Village na dahil pala sa kapangyarihan ni Shiraori na napansin na din ni Oka habang ang batalyon nila Yugo ay sumusugod na kaya naghanda na ang mga elf, saka nagpang-abot na ang dalawang puwersa na nagdulot ng malaking labanan. Kita sila Oka at Yugo, pero nang gamitan ni Oka ng powers ang binata ay dumating naman si Sophia. At dahil ayaw magpatulong ni Yugo kay Sophia kaya tumabi muna ang vampire. Gumamit ulit ng power si Oka pero laking gulat niya nang makontra ito ni Yugo, saka ginamitan pa siya ng malakas na atake gamit ang magic sword. Kaya nasas alag ni Yugo ang lahat ng atake na ginagawa ni Oka habang nasa ere. Sumugod na si Yugo ng panain siya ni Oka pero nasalo niya ang palaso. Tinulungan ng maraming sundalo si Oka sa pamamagitan ng pana pero hindi umubra kaya nagtakbuhan lang ang mga elf. Napag-alaman pa na nagagawa ni Yugo na makuha ang kapangyarihan ng sinumang mapapaslang niya, kaya siya naging malakas. Binanata niya ang dating sensei saka time era pa ito ng apoy ng priest na si Yuri. Pero bago pa ito makalayo ay pinana ito ni Oka at saka pinaulanan ng palaso si Yugo, saka kinulong niya rin ito sa isang barrier na kunti-kunting nawawala ng hangin sa loob kaya hindi na makahinga ang villain. Bago pa masawi si Yugo ay nangialam naman si Sophia dahilan para mawala ang barrier at makaligtas si Yugo. Aakmang tatapusin na ni Yugo si Oka-chan ang mas alag ni Lane ng magic sword dito na dumating sa tamang pagkakataon kasama si Faye. Samantala sa nakaraan ay nagkakaroon na rin ng digmaan sa pagitan ng mga sundalo ng Sariella Kingdom at ng mga mapanakop na Oats Alliance. Nakita ni Wakaba na may isang batang mandirigma din na nasa labanan, kaya naawa siya dito pero siya rin naman ang dahilan ng digmaan dahil pinaslang niya ang mensahero ng Oats Alliance, pero hindi niya naman ito sinasadya dahil nakakainis ang balbaserong loko. Pero pabor din naman sa bida ang pagkakaroon ng digmaan para makakuha siya ng maraming EXP sa mga kalabang tao, para mas lumakas pa siya para sa napipinto nilang labanan ng Demon Lord na kasalukuyang kinakalaban ang Earth Dragon sa loob ng kuweba. At dahil sa pinoprotektahan ni Wakaba ang baby vampire na nasa Sariella Kingdom ay kinampihan niya ang mga ito at pinagpapaslang ang mga sundalo ng Oats Alliance. Nag-level up si Wakaba nang biglang yumanig ang paligid dahil pinuntahan na pala siya ng Demon Lord. Dahil natalo na pala ni Ariel ang kalaban nitong Earth Dragon na tinapos niya sa pamamagitan ng pagbotas sa katawan nito.
Nang makita ng Demon Lord ang bangkay ng dragon ay nais niyang kainin ito tulad ng ginagawa ni Wakaba, kaya nagtaka siya dahil parang nagbabago ang paraan kung paano siya mag-isip. At iyon pala ay dahil sa body brain ni Wakaba na nasa loob pa rin ng utak ng Demon Lord. Pero bago pala toka ng Demon Lord ang bangkay ng dragon ay dumating naman si Gilik, nagpaalala sa kanya na sinusunod na daw ng Demon Lord ang kagustuhan ng body brain ni Wakaba na nasa utak nito. Sinabi din ni Gilly ang katotohanan kay Ariel na isang reincarnation si Wakaba, at si Administrator D ang nag-invite dito sa mundo nila. At dahil sa kinalaban ng Earth Dragon na underling ni Gilly ang Demon Lord ay nagpa siya ang pinuno ng mga dragon na dalhin ng Demon Lord sa kinaroroonan ni Wakaba.